Kamusta mga tol? Kuya Tarantanasis at tekumpo. Si Jerry De Belen mga tol. NBA caliber ba talaga tong hype na to o saling kit-kit lang siya dahil kay Jerry De Belen? Tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, mas matanda to kay Jenice De Belen mga tol, no? 31 years old na si kuya, samantalang 29 years old naman si Jenice De Belen. Mas una namang na-draft si Jenice De Belen kaysa kay kuya. 2013 na-draft si Jenice De Belen, samantalang si kuya 2014 na-draft ng New York Knicks. Pang 51 siya nakuha sa draft. At yon, kinuha siya ng Milwaukee Bucks noong 2019 para daw may tagabunot ng buhok sa ilaw to si Jenice De Belen. Charot! At last year, nag-resign siya sa Bucks sa kontrata ng $2.3 million. Okay, ito na. Unang-una ko napansin, ayan, tinan nyo, oh. Hindi na lang ako magsasalita. Panoorin nyo na tong hayop na to. Marami ako nakakita ang ganito, mga tol, eh. Ayan, oh, batang Mario Lewis pa si kuya. Honep, ang galing. Bigla step up, pull up. Walang tinamaan, hayop na yan. Eh, kasi naman, tol, medyo malayo naman kasi. Lapit natin ng konti sa ring. Ayan, oh, pa-out sa pasitan. Ayan, tinan nyo, oh. Dino-double team, di ba? Saan niya na isang napakagaling na player, dino-double team. Kaya mo yan, tol, bomba. Naku po, hayop na yan. O siya, left na lang tol, mas madali, super left na sa Kuragi. Nako, hype na yan. Wala kasing buwelo mga tol eh. Teka, 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 ito, salaksak to, tingnan nyo oh. Yan, salaksak mo kuya, bomba, hype na yan. Oh, ito, ito, maganda to eh oh. Drop pass kay kuya, nice, ang ganda oh. Tira mo kuya, ay, inilabas pa, ayaw na madali. Gusto, mahirap, by the way, hype na yan. Huwag kasi sa malapit tol, 3-pointer kasi yan eh, hindi magaling sa loob eh. Eh, tingnan nyo oh, hinando parang kay Game 6 Baldug eh, no? 4-3, hype na yan. O baka naman sabihin nyo mga tol, pinipili ko lang yung clips ha. Lahat ng attempts niyan from last year tsaka this year, kinuha ko lahat. Konti lang naman yung mga yun eh, hype na yan. O ito, unahin na natin sa 3 points ha. Walang 3 point shooting tong hype na to. Wala talaga yun, 4-3, tungkab naman. Sa walong 3 points na tinira niya last year, walang pumasok kahit isa. O yan o, idol na alos game si Maldug talaga eh o. O yan pa isa, tingnan nyo naman. Nag-feeling step carry pa ang walang niya. Ayan, ang layo eh, oh. Kumalog naman. O yan pa isa, ipasa mo kay kuyang shooter, tol. Ayan, pasa mo. Ayun, oh. Nagmalamega star Kyrie Irving nag-alawan. Nagbuhat kay Lolo Bron dati. Ayan, oh. 4-3, tungkab na naman. Pero this year, mga tol, no, hindi pa siya nag-attempt kahit isang 3 points, ha? Natuto na kagad si kuya, mga tol, eh, no? Yan ang gusto ko talaga, ganyan, no? Fast learner. Oy, 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 ilike mong hype ka. Pag nakalimutan yung paalala na mag-like, di ka nag-like, at di ka sa mukha mo, eh, no? Mag-like ka na. Tama sa mga salaksa mga tol. Ito na siguro sa tingin ko yung strong point niya. Ayan, tinan nyo oh. Isolation yan ha. Last shot yan mga tol. Lamang ng 23 lang yung box eh. Winning shot yan ha. Wala tutulong. Hesitation move. Nice. Tak 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 tak. Oh ano 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 ha. Kinukutya nyo palagi si kuya. Kaya nyo ba dumakta na ganyan? Hindi. Panis kayo dyan. O yan pa isa. O sige kuya. Pakita mo kung sino ka. Pakita mo kung sino ka. Fake. Sabay salaksak. Ayan naman. Tak 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 tak. Kuya. 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 Ay kuya. Haba buko sa ilong ha. Teka teka teka. Buruti ko muna ha. Wala kayo kay kuya mga tol. Magaling na magtanggal ng buhok sa ilong. Magaling pang dumakdak. Tak 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 tak. Hoy hoy kuya kuya, pakita mo nga na iba yan. Baka akala dakdak lang kaya mo. Yan o nice o. Wakali pa nga o. Hoy pa isa. Salaksak kuya salaksak. Puwersa. Ay sobra sa vitamins. Isa pa kuya. Foul. Ay kita niyo no. Ilang tao ang dumipesa kay kuya? Isa, dalawa. Ayan pa isa. Tatlo. Tatlong tao ang kailangan ng Raptors para mapigilan lang si kuya Tarantanasis. Ang lakas eh. O siya, 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 tama na hype. Pakita na natin yung tunay. Sumalaksak, lumea, pao sa pasitan. O yan pa isa, sumalaksak. Pumihit pa nga, nice oh. Butata, malala. Muntik na humiwala yung kaluluwa ng bonus pagkakabutata eh. So mahilig pumihit ito si kuya mga tol, no? Siyempre, kapag pumipihit ka, mukha ka magaling, di ba? Ayan, o, layup. Naku, mabaligtad yung pectus eh. O yan pa, tingnan nyo, oh, pang winning shot na naman yan, ha? Last 30 seconds na lang sa fourth quarter. Lamang lang ng 14 yung box eh. Salaksak mo, kuya, Tarantanasis. Wakali, malakas. Panalo tuloy yung box. Pero kahit na mga tol, di ba? Ikaw ba, mayabang ka eh. Kaya mo bang sumalaksa kapag binantaya ka ng NBA player? Hindi! Si kuya yan, tinan nyo, wakali pa nga eh, oh. Tapos ito, lopos naman. Dito sa poste, mga tol, no, marami siyang na-shoot dito eh. O yan, no, hindi halat ang traveling, kuya, pwede na yan. Hindi naman pumiti yung referee, reverse. O yun, napapalakpak na nga si Johnny Stibelin. Nice, kuya. Eto pa isa, poste, eh no, crucial yan ha, fourth quarter. Last 3 minutes na lang, nasa loob pa rin si kuya. 33 lang lamang ng box dito eh. Bigla pumihit, tak, tak, ang lakas mo kuya. Ayan pa isa, poste na naman. Kapag crucial talaga mga tol, no, palagi talagang pinapasok si kuya eh. Last 3 minutes na lang sa fourth quarter, 28 lang ang lamang ng box, crucial na crucial. Diretso kuya, tak, tak, eh no, hype na hype, Jeris Debele, baba kuya, baba. Naalala ko pa nga mga tol, nung mga bata pa kami, si kuya nagturo ng mga low post moves kay Olajuwon dati. Tingnan nyo, ganyan, oh, nice, oh. Kuha ko ni Olajuwon yung mga ganyan, tinuro dati ni kuya sa kanya. I'm so proud of you, kuya.
So ang lakas sa poste ni Kuya, mga tol eh, no? Hindi, actually totoo talaga 'yun ha. Limang beses siya nakita pumoste, lahat pasok lahat 'yung lima eh. O yan, kita niyo reverse layup ni Kuya, ang ganda eh, no? Kung hindi pa dahil kay Kuya, hindi matututo mag-reverse layup ng ganyan si Jordan. Ginailan ni Jordan dati kay Kuya 'yan eh. At saka ito gusto ko mga tol, humble to si Kuya Tarantanasis eh. Star marker niyan dati mga tol eh, no? Pero nagigiboy siya kasi nga para sa nakababatang kapatid niya. Kaya role player na lang siya ngayon. Kaya sa mga cats mga tol, magaling talaga siya kumat na ganyan. Aliyo po, Joey Boy! No, teka lang Kuya, pakita mo nga yung totoo mo, huwag mo yung tago. O yan, nice cut oh, kita niyo yun oh. Sa takot ng depensa sa lakas ni Kuya Tarantanasis, umalis na lang eh oh, tak-tak! At saka maraming pagkakataon na ganyan mga tol, no? Sa sobrang lakas niya, ayaw na talaga siyang depensahan eh. Eh kasi naman daw, kahit naman daw depensahan mo, sobrang lakas, makakashoot pa rin, kaya huwag na lang depensahan. Ano, magpapakapagod ka pa? Huwag na lang, oy! O yan, yan, tingnan nyo, oh. Sabi ni depensa, iwanan nyo na si Kuya Tol, no match tayo dyan eh. Drapas kay Kuya, tak tak! O ano, nagigess nyo na ba? O yan pa, tingnan nyo depensa, oh. Talagang give up na sila kay Kuya, diba? Alam nila eh. Alam nila kapag si Kuya may hawak ng bola, kahit dalawa pa sila sumabay sa depensa, suwak na suwak pa rin niya, kaya huwag na lang depensa ha, party sa ang pagod. O yan pa, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo si Depensenso kasi ano, hindi na sumabay, diba? Alam niya kasi mga tol, no match kay Kuya Tarantanasis eh. Kaya pinabayaan na lang niya, baka mabol pa niya yan eh. Tapos nako, eto, lalo na sa pass break, sobrang lakas ito, mga tol, di kaya ng tawas to eh. O yan, tingnan nyo, oh, yan ang mga layup na ginagawa dati ni Michael Jordan, diba? Kaya gumaling yung hype na yun eh. Isa si Kuya Tarantanasis sa mga superstar sa NBA na kahit traveling na, hindi pa rin tinatawagan ng traveling, superstar margarine nga kasi eh. Eh kasi naman, bihira ka lang kasi makakita ng ganyang kagaling, diba? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na players ang dumidepensa, nakakalaya pa rin. Lakas eh, oh. So sa mga referee mga tol, nilulunok na lang yung pito nila. Napapatunga nga nila, sobrang galing kasi ni Kuya Tarantanasis eh, oh. Tak-tak! At tapos, sobrang sipag pa tumakbo sa mga pass break. Yan, tingnan niya, walang yamo sipag tumakbo eh, no? Tapos ang layo ng take-off, oh, left, yan. At saka sa mga floater, mara Jordan Clarkson na mga floater ni Kuya Tarantanasis. Ayan, no? Ay, tingnan lang, huwag na pala floater. Next topic na tayo. Eto mga tol, pick and roll. Yan, ang lakas ni Kuya dyan mga tol. Pag yan napasahan sa roll, eh no, talsik. Walang yamo lakas ni Kuya sa pick and roll eh. Kaya lagi mabad talaga si Kuya mga tol. Lalo na kapag tambak na ng baksyo kalaban, mabad pa lagi ito eh. Eh walang yamo lakas ba naman niya sa pick and roll? Ayan no, nice Kuya. O yan no, tingnan nyo na naman si Kuya sa pick and roll. Yan, ganyan dapat mga tol eh no. Mas magaling pa nga ata yan kaysa kipanukit sa mga pick and roll eh. Nice Kuya. At saka ito mga tol, sa mga offensive rebounds, ang lakas ni Kuya dito. Tingnan nyo naman no, no match talaga yung kabaksot niya, diba? Eh sumabay pa nga sa rebound, put back. Nice Kuya. Kaya hindi ako nagtataka na kinuha ng bakso mga tol eh. Kahit sa mga tipi na ganyan, ang lakas-lakas eh oh. Tatawa-tawa kayo dyan ha, tawa kayo ng tawa ha. Kayo ba, kaya nyo ba yung ganyan? Tinatalunan yung mga 7-footer sa likod, kaya nyo? Tip in, ay malakas naman. At sa depensa, ayan, tingnan nyo oh. Kala mo open ka tol, taas dalawang kamay lang, baon sa pasitan. Itira pa raw Kuya, isa pa, baon sa pasitan. Lakas mo Kuya. So huwag kayong basta-basta dadakdak pag nandiyan si Kuya sa loob ha. Ayan o, oh, dadakdak o oh. Baon sa pasitan, paka mo Kuya, paka mo. Yun, kala ko sisigmura ka na ni Kuya eh. So yun mga tol no, ang tanong natin kanina, NBA level pa talaga si Kuya Tarantanasis ang tatatatatekumpo? O saling ket-ket lang siya sa box para may tagabunot ng buhok sa ilong si Janice Debelin? Ang seryosong sagot ko dyan mga tol, kasing galing ito ng kahit sino pang 12 player sa roster ng kahit sinong team sa NBA. So NBA caliber talaga si Kuya. The fact na nadadrop siya dati tapos naglaro pa siya para sa Greece sa Eurobasket noong 2017 at saka 2019 FIBA World Cup qualifiers. At ito pa mga tol no, noong April 10, 2022 laban sa Cubs, pasok na yung box to sa playoffs eh. Kaya ang ginawa nila, pinaglaro nila na matagal si Kuya. Umiscore si Kuya Tarantanasis na 27 points, 9 out of 40 sa field goals, 8 out of 10 sa free throws, 5 rebounds, 2 assists sa 40 minutes sa loob hanip eh. Diyan pala mga tol eh, no? Hindi yan lalagpas ng 20 points sa isang laro sa NBA kung hindi yan NBA caliber. Para sa akin mga tol, no? Sa tingin ko, mas magaling pa actually si Kuya Tarantanasis at Antetokounmpo kahit sa sinong player sa PBA ngayon. Pag laro mo yan sa PBA, malamang mag-average yan more than 30 points per game eh. So tama lang talaga yung ginawa ng Bucks na kinuha nila si Kuya Tarantanasis eh kasi meron na silang pang 12 player, may tagabunot pa ng buhok sa ilong si Janice Debelin. Killing two birds with one stone. One naman tol, social yun ha. At mukhang smart na smart ka dun. Ha? Aba syempre naman, kailangan mukhang smart tayo. Parang PCSO ang smart mag-edit ng picture ng nanalo sa loto. Pwede pang himagas, mag-lege, makita ni Kuya Tarantanasis.